Ama poong Hesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo, hingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Hesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang Poon. Mag-iwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva Poon, Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang bibigkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo ng ika-5 na linggo ng Panginoong Panahon. At ngayon ialay natin ang misa natin para sa ating Poong Hesus Nazareno. Mga pasalamat at mga pamintuho para sa Kanya. Sama natin ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon ngayong nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang maintensyon na manakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon na manakrosposting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, sa aklat ng mga hari, dahil sa pagsamba ng Diyos-Diyosan ni Haring Solomon ay magkahati-hati na ang bayan at ang kaharian ng Israel. At si Jeroboam ay magsimula na kasama ang iba mga tribo sa pagrebelde laban kay Rehoboam na anak ni Haring Solomon dahil sa mga kasalanan ng kanyang amang si Solomon. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, ang ating Panginoon ay kanya pong binuksan ang pandinig at ang mga bibig ng isang bingi at isang utal. At dahil dito napahayag ang kanyang pagiging Mesiyas na magbukas sa lahat upang ang Diyos ay siyang pupurihin. Pero ito rin ang nagpapahayag na kung minsan sa buhay natin, kinakailangan tayong magbukas ng ating mga puso at ng ating mga damdamin sa presensya ng Diyos upang siya ay maging Panginoon sa ating buhay. At sa mga sandali na tayo ay dahil sa ating karupukan at kahinaan ay hindi naging bukas sa presensya ng Diyos at nagkasala, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin na yung anak ang cross at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa cross at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng anak
ay magpagin dapat nawang aming tamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon. Ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaawan nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Magsitayong lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tero, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinimanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephphatha, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig to na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakarinig ang mga bingi, nakapagsasalita ang mga pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Biyernes na naman tayo at ito'y araw ng ating Panginoong Nazareno. Araw ng pasalamat sa lahat ng mga natanggap nating biyaya. Araw din ng ating pamintuho sa ating hilingin sa ating Panginoon. At ngayon, ang paksa sa araw na ito ay mabuksan. Sa salitang Aramaiko, na iyon ang ginagamit ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, Verso 24, dahil ang ating Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, Verso 31 hanggang 37. Sa Verso 34, sinasabi niya, Ephphatha. Ang Ephphatha ay isang salitang Aramaiko. Nasa hitpaal na conjugation. At ito ay mabuksan. Nang ibig sabihin dito, mabuksan ang tainga. Mabuksan ang bibig. Sapagkat may dinala sa ating Panginoon na isang utal at bingi. Pero pinagaling ng Panginoon upang siya ay magpahayag ng kabutihang loob ng Diyos. Kaya tayo ring lahat ay tinatawag na mabuksan. Mabuksan ang ating mga puso, mabuksan ang ating mga isipan, mabuksan ang ating mga pandinig upang makarinig sa mga salita ng Diyos at magnilay-nilay nito upang ating isabuhay. At mabuksan ang ating mga bibig upang tayo magpahayag ng kabutihan na siyang tunay na pagpapahayag na tayo Kristiyano sapagkat tayo'y nagpapahayag ng kabutihan. Pero kailangan din na kung mabuksan ng ating mga sarili ay tingnan din natin ang mga pinagdaanan natin sa buhay. Sa ating unang pagbasa, sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 11, Verso 29 hanggang Kapitulo 12, Versikulo 19. Si Solomon, matanda na at siya'y namatay at ang kasunod na hari ay ang kanyang anak na si Rehoboam. Ngunit si Solomon ay hindi naging matapat sa Panginoon. Gaano man siya katalino, napakatalinong tao na kung saan nagpayaman siya sa Israel at nagparami siya ng asawa dahil sa kanyang talino. Pero siya ay hindi matapat sa Diyos. Kanya pong ginawa ay ang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan at pagtayo ng mga altar
ng mga Diyos-Diyosan na ipinagbawal ng Painong Diyos na si Yahweh. Kaya, magkaroon ng pagkahati ang kanyang kaharian. Kaya atin pong napakinggan na si Ahias na isang propita sa panahon ni Solomon ay pumunta kay Jeroboam. Sino po si Jeroboam? Si Jeroboam ay isa sa mga warrior o matindi na mga kapitan sa hukbo ng Ephraimite. At ang 10 na mga tribo sa Israel ay pumanig sa kanya. At naiwan na lang ang Huda para kay Rehoboam na anak ni Solomon. Pero itong si Jeroboam ay hindi rin mabuti. Kung masama si Rehoboam na anak ni Solomon dahil kanya pong pinatawa ng buwis na ang lahat ng tao at naghihirap na dahil gusto niya magkapera, ito naman si Jeroboam ay nagtayo ng mga altar ng mga Diyos-Diyosan. Kaya pinatay si Jeroboam at buong pamilya niya. Ito naman si Rehoboam ay bumagsak din ang kanyang karian sa pagkahati-hati dahil sa hindi katapatan sa Diyos. Ang pagminsahe po dito na kailangang makinig at mabuksan ang sarili sa Panginoon. Kaya, pakisabi sa katabi mo, mabuksan ka. Pitami, mabuksan ka. Mabuksan tayo. Mabuksan tayo sa presensya ng Diyos. Kaya sinasabi sa Salmo na ating pakinggan siya. Kasi kuminsan, hindi bukas ang ating mga tainga. Ibang ating narinig. Hindi tayo nagkaroon ng tunay na pagsentro sa ating pandinig. Iba ang ating narinig. Kuminsan, papasok tayo dito at dahil masikip at mahirap ano papasok, kuminsan medyo na ano pa kayo na iba ang inyong eksperyensya dahil sa napakahirap na papasok dito sa ating dambana ng Panginoon Nazareno. Pero lahat ng ito ay tayo po'y tinatawag ng ating Panginoon na mabuksan ang ating puso, mabuksan ang ating isipan, mabuksan ang lahat ng bahagi ng ating pagkatao upang tayo ay magpupurit, magpupugay sa Diyos, upang tayo ay maglingkod sa Kanya, upang ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa buhay natin at hindi ang ating mga kinamalingan sa buhay. Kaya nga, sa salitang Griego, ang itong ifpata na mabuksan ay na-translate din ng Dianetiti na mula sa Dianigo na mabuksan ng buong buo at na-translate din sa Latin na adaperere na mabuksan ng tunay, na mabuksan ang tunay ng ating pagkatao upang ang Diyos ay siyang maging tunay na sentro ng ating buhay. Pakitanong sa katabi mo, mahal mo ba ang Diyos? Pag mahal mo ang Diyos, dapat Diyos ang sentro. At lahat na naging sentro ang kanilang puso sa ating Panginoon Diyos, pumalakpak na lang malakas kung tunay na ang Panginoon ay siyang buhay. Ang Panginoon ay siyang sentro ng puso. Ang Panginoon ay siyang nagbigay ng saysay at kabuluhan ng buhay. At nang sa ganon, hindi po kayo maparusahan gaya ng lahi ni Haring Solomon at ni Haring David. At hindi rin kayo maparusahan gaya nangyari kay Jeroboam dahil hindi naniniwala sa Panginoong Diyos at nagkaroon ng Diyos-Diyosan. Kinakailangan sa buhay natin na tayo'y maging matapat. At kung tayo'y matapat, ang Panginoon po ay lalapit sa atin. Gaya ng ginawa ng ating Panginoon sa isang bingi at utal. Pwede namang sabihin ng Panginoon na mabuksan na. Ipata, mabuksan na yung tainga mo. Mabuksan, makapagsalita ka na.
ang ginawa ng Panginoon ay sobra pa. Kanya pong inilagay ang kanyang daliri sa tainga. Kanya pong pinahid ang kanyang daliri sa dila ng utal. Sobra ang kanyang ginagawa upang kanyang ipahayag hindi lang ang hiningi ng tao, higit pa ang gagawin ng Panginoon Diyos. Higit pa ang ibibigay ng Panginoong Hesus Nazareno sa lahat ng hiningi mo. Kailangan lang na maging matapat ka. Kailangan lang na ikaw ay magpapatuloy ng pananalig sa Kanya. Yung lahat ng mga nananalig sa Panginoon at gustong makatanggap ng mga biyaya, pumalakpak na lalo pang malakas na matanggap natin ang biyaya na gusto natin. Matanggap natin ang ating hiningi sa Panginoon. Matanggap natin ang ating dinudulog sa Kanya. At ito'y mangyari sapagkat ang Diyos ay may kabutihang loob. Pero kailangan natin na hindi tayo magkaroon ng pag-iisip na instant sapagkat ang Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Diyos, ay magbibigay sa atin ng mga biyayang hinihingi natin sa Kanya, sa Kanyang panahon, sa Kanyang paraan, at para sa ating kaligtasan at para sa kabutihan ng lahat. Naway, tayo nga ay magkaroon ng kabutihan hingi ng Panginoon at yon ang kaligtasan natin at buhay na ganap at ikasya. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mga minahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na panampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Atin pong itutugon, mahal na pong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Hesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita gawa buhay at kamatayan ng anak ng Diyos ay pag-ibig. May payag dinawa namin ang katotohanan ito sa pangitan ni Hesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Thank you.
Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, Satanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo ang lahat. Manalangin, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikap ang pagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Yung ipinasyang sa kahoy na cross, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapwang ang kamatayan. Sa kahoy na cross, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na cross, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ala ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsunod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo pa ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, na may pag-asang siling muling mabuhay ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang salusin. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig na ang kalugudugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, magaling na utos. At turo ni Jesus ang pahay natin at Diyos. Ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paansin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pareho ng lead minister ng katawan ni Kristo, at isuubo agad sa bibig bago malisarapan ng pareho lead minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, tawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. O Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang sabo ko na salsan ay pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na po, O Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, kalugtan po ninyo ito, kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, inayo sa lahat ng masama, maawain niyo po kami, umaasa. O Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. O Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang sabo ko na salsan ay pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na po.
poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Sa darating na Miyerkules, February 14, ay Miyerkules ng Abo na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 13, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules na abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po na nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kanyang pamamaraan. At inihahandog po na si Banang Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili na pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mag-set tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o banal na misa. Kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamasang Dambana ni Jesus Nazareno. Kayo mga naugnay sa iba't ibang social media platform at na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay linggen ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng donasyon at tulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain ka lagi ng Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod at lahat ng narito at lahat ng kiugnay sa atin, naway ang Panginoong Diyos ay laging magpapala sa inyo. Ang lunar year ay matapos na po mamayang hating gabi. Magsimula na ang bagong lunar year. Kaya kung hipatsoy at kung hipatsay para sa lunar year. At ipagdasal natin na ang lahat ay magbukas ng kanilang puso, ng kanilang isipan, ng kanilang budhi at kaluluwa sa presensya ng Diyos upang lagi tayong magpahayag ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Hindi po ang ating mga salita, hindi po ang ating mga debosyon at mga mahabang panalangin ang tunay na makapagligtas na sa atin, bagkos ang ating mabuting gawa, ang ating mabuting ugali, ang ating adhikain para sa kabutihan ng lahat. Naway, ito ang ating ring panalangin sa isang panibagong taon na harapin natin ang iba't ibang mga pangyayari sa buhay. Naway ang Diyos ay siyang sentro
ng lahat. Siya na nagbukas ng ating puso, naway buksanin natin ang ating puso sa Kanya. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga kabay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inagmasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kilingan niyang kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng tanggaloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin na sala at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa witan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayong makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaykang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.